Batangas PDRRMO patuloy na nagsasagawa ng assessment kasunod na nangyaring magnitude 6.3 na lindol. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa pag-iikot ng PDRRMO sa ilang bayan sa Batangas, sinabi ng opisina na walang nasirang establishmento, walang casualty at walang nabitak na mga kalsada. Pero pinag-iingat ang mga otoridad ng publiko sa posibleng aftershocks. Nakuha na ng CCTV ang paglabas ng ilang individual mula sa isang establishmento sa pamilihang bayan sa Calatagan, Batangas. Kita ang paggalaw ng mga sasakyan. Sa isa pang kuha, gumalaw ang ilang paninda sa tindahan. Pasado alas 10 ng umaga kanina, niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang bayan. Tila isinasayaw raw si Reynante na nooy nagkakarpintero sa kanilang lugar. Nang papalitada kami ng bahay, biglang lumindol, di sir, bumabagad kami. Tapos umupo din agad kami. Nasa disaster preparedness training naman si Yoli nang yumanig ang paligid. Kaya po nagmamadali na po yung iba na lumabas. Kami naman po yung iba po karamihan na nakasuot po sa ilalim ng lamesa. Habang ang teacher naman po namin ay sumisikaw na walang tatayo. Ayon kay Calatagan Mayor Oliver Palacio, walang malaking pinsala ang naitala sa bayan. May mga maliliit na bitak daw na nakita sa ilang gusali pero patuloy pa raw ang assessment nito. Minor cracks lang sa mga classroom buildings. Yun din, yung ating tingin doon, siguro kung sadyang mga Helen cracks lang, baka ito ay dati na. Pinasusuri pa raw ito sa engineering office. Nag-ikot din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas sa ilang bayan para alamin ang sitwasyon sa paligid. Wala naman pong establishment na nasira, wala pong taong nasaktan, wala pong karsada na reported na nagkaroon ng pitak. Sabi ng FIVOX, tectonic ang origin ng lindol. May mga naitala at maitatala pa raw na aftershocks pero hindi nasing lakas ng naunang pagyanig. Given po kasi yung magnitude na 6.3, it would take weeks or months na magkakaroon po ng mga aftershocks, no? Ngayon kasi napaka-sensitive po ng instrumentation ng FIVOX. So kahit po yung mga maliliit lang na magnitude, marerecord pa rin po namin. Ipinapayo ng mga otoridad na maging alisto sa lahat ng pagkakataon. Huwag din daw magpanik kapag nakararanas ng paglindol. Okay, Ace, ang paglilinaw ng FIVOX, walang kaugnayan o koneksyon yung aktibidad ngayon ng Taal Volcano sa nangyaring lindol kanina. Wala rin nakataas na tsunami warning sa lalawigan ng Batangas. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.